high, high, low, 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 high and low. Sometimes you're high, sometimes you're low. Ano daw? Ibig sabihin lang nun, minsan nasa taas ka, minsan nasa baba ka. Kasi ang buhay ay parang gulong ng palad. Ayan. Kaya kung malungkot ka ngayon, bukas sasaya ka. Kung masaya ka naman, naku, wag na natin sabihin malulungkot ka ulit. Kasi parang negative yun, di ba? Pero wala, ganun talaga yung buhay eh. What do we expect? Talagang nangyayari yan. Oh, say hi to my t-shirt. O, oh, Team Baby Love daw. Bungi pa yung sanggol sa t-shirt ko. Isa lang yung ngipin. Para makarelate kayo sa sinasabi ko, eh live po tayo ngayon sa Energy FM 106.7. Kaya naman, kung ako sa'yo ay pumunta ka na sa iyong Facebook, kalkalin mo na yung cellphone mo, ay yung laptop mo, aray ko, nalaglag pa ngayon, totoo. Nalaglag pa yung cellphone ko. Ayan, kalkalin mo na, punta ka na, Energy FM 106.7. Tapos, i-like and share mo yan ng bonggam-bongga para masaya ang ating buhay. Diba? Oh, ayan na. Pwede nyo akong sumbungan ng mga bagay-bagay na nagaganap sa loob ng opisina ninyo. Lalo na dun sa mga kasamahan nyo dyan na tulog ng tulog. Tapos, sa'yo pinapagawa lahat ng mga gawain. Grabe, no? Pareho naman kayong bayad. Pero bakit pinapasan niya lagi sa'yo yung mga inuutos ng boss ninyo? That is so unfair! At dahil dyan, eto muna, bago natin makalimutan, magpalakas muna tayo ng ating mga katawan para pag nautusan tayo ng mga kasamahan natin sa trabaho, eh at least kaya natin. Kaya natin silang sampalin. Char. Sampalin talaga. Matuto ka kasing lumaban, hindi yung lahat ng inuutos sa'yo sinusunod mo kahit hindi naman talaga dapat. Aba, kung boss mo yung mag-uutos sa'yo, eh okay lang yun. Pero yung sinasamantala ka ng ibang tao, ayun yung mga hindi tama. Kaya anong kailangan mo? Kailangan mong lumakas ang katawan para makalaban ka, okay? Kailangan mo ng food supplement na purong sangkap at walang halong kemikal. Okay ba yun? Kaya naman, ito po ay low in sodium, fat-free at cholesterol-free. Yan ang MX3 capsules. Nagtataglay din po ito ng alpha, beta at gamma nutrients. At meron din antioxidants and anti-inflammatory properties. Ito po ay dumaan sa state-of-the-art ISO certified na planta at masusing pinag-aralan ng mga highly trained pharmacists and microbiologists. Kaya naman, umani ito ng iba't ibang awards mula sa iba't ibang parte ng mundo at maipagmamalaki natin to na proudly Philippine made. O, diba? Para po sa ibang mga katanungan, bisitahin nyo na lang po ang kanilang website sa mx3ph.com or tumawag sa kanilang hotline 0918-888-8693. Ayan. O, diba? Sigurado ako makakalaban ka na sa mga nang aapi sa'yo kapag nag-MX3 ka. Sino ba yung mga bully dyan? Grabe, sa school binubuli ka na, hanggang sa opisina ba naman, binubuli ka at pumapayag kang mabuli. Nako, hindi dapat ganyan ha, mare. Hindi natin inaano yan ha. Hinahayaang mangyari yan, ba? Diba? Dapat lahat tayo sa Darna, ba? Diba? Lumalaban. Good evening tuloy. Good PM, DJ Kara and DJ Sheena. Naku, wala po si Sheena ngayon sa mga naghahanap sa kanya. Siya po ay naka-leave today dahil meron siyang emergency. Oo. So, ayun naman. Mag-isa muna ako ngayong araw na ito. Sana mapagtiyagaan mo pa rin ako, ha? Sinasabi ko sa inyo eh. O, dali. Sumbong-sumbong na tayo. Sumbong-sumbong mga kumare. Isumbong mo na lahat ng dapat mong isumbong, di ba? O, ito, may nag-comment dito sa akin, no? Sabi ni Chin Chin, "Hi DJ Kara, alam niyo po ba, lumaki po ako sa pambubuli ng mga classmate ko. Pero ngayon na malaki na ako, natutunan ko na dapat pala ay lumalaban ka rin at pumapalag ka. Kasi kung hindi, sasamantalahin ka nila. Kaya naman ngayon sa opisina, ay walang nakakagalaw sa akin. Subukan lang nila." Ay! Alam nyo, tama yan. As time goes by, kung mahina tayo dati,
natututunan din naman yan eh. Parang siguro nagkakaroon tayo ng mga realizations. At kapag nagkaroon tayo ng mga realizations na, wait lang, parang masyado na ako nakakawawa ah. Parang hindi na tama yung ginagawa sa akin. Bakit ko hinahayaan? Kasi nangyayari lang naman ang isang bagay. Tumatagal ang isang bagay kapag hinahayaan mong mangyari. Kahit di naman sa relasyon, di ba? Kapag hinahayaan mong niloloko ka, eh tatagal talaga yan. At hindi ka ire-respeto. Ganun. Kaya wag natin hayaan ng mga bagay-bagay na hindi maganda. Kumbaga kapag alam natin may mga bagay na, ay mali ito ah. Ay teka lang, parang may something. Umpisa pa lang, gawan mo na ng paraan. Kahit medyo pinanghihinaan ka ng loob, siguro humanap ka ng mga kaibigan na magpo-push sa'yo na lumaban. Di ba minsan ganun? Kasi kapag tayo lang, parang hindi natin kaya eh. Kailangan natin minsan ng tagatulak. So alam nyo na, kailangan itulak tayo sa tama din naman. Hindi naman ibig sabihin eh, makikipagsabunutan ka, di ba? Di naman siguro sa ganung level na talagang magsasampalan kayo, aabot sa tampalan moments, yung duguan na kayo. Di naman siguro ganun. Basta alam mong nasa tama ka, lumaban ka. At lumaban ka ng patas. Diba? Hindi naman ibig sabihin ng lumaban eh, talagang warakan moments yan. Hi DJ Kara, watching po from, ano to, Kay Kit Indang Cavite, sabi ni Ate Alicia Guevara. Hello and happy Monday po sa lahat ng mga nanonood na sa atin ngayon, live na live on Facebook. O ayan, eto naman sabi sa akin, alam niyo po ba DJ Kara, bakit ganun? Kung sino pa yung jowa mo, siya pa yung bully sa'yo. Hindi ko po maintindihan kung mahal ba talaga niya ako kasi wala siyang ginawa kundi pintasan ako. Ay, that is so sad. Alam nyo, yung mga jowa ninyo, yung mga partner nyo sa buhay, dapat sila yung nagpapalakas ng energy ninyo. Hindi ba? Kumbaga pinupush ka nila na lumaban o kaya naman pinupush ka nila na maging matatag sa buhay. Pero kung pinipintasan ka nila, ang mangyayari niyan, mawawalan ka ng gana sa kanila. Kaya yung mga bully dyan ha, ng mga jowa, sinasabi ko sa inyo, huwag nyong gawin yan sa jowa nyo. Dapat kayo ang number one fan ng jowa ninyo. Diba? Kasi kapag kayo ang number one na nagki-criticize sa jowa ninyo, eh, panghihinaan niya ng loob. Sa inyo siya kumukuha ng lakas eh. Hindi sa ibang tao. Kasi kayo yung nagmamahalan dalawa. So dapat, yung pagmamahal na yon may kasamang support. Hindi pwedeng, hindi mo nga masasabing pagmamahal yun kung ayaw kong supportahan. Eh, anong klaseng pagmamahal yun kung ganun? Diba, pag nagmamahal ka, dapat may supporta yun. Automatic yun. Hindi na yun binibilang, hindi na yun hinihingi. Kasi kapag mahal mo, kusa yun na nararamdaman na ay, sinusupport niya ako kasi mahal niya ako. O, diba? Nako, sinasabi ko sa inyo. Pero alam nyo, kapag halimbawa, hindi nyo naman jowa, tapos binubuli kayo, halimbawa, kasamahan nyo lang sa trabaho or sa school, kapag binubuli kayo, ibig sabihin niya may gusto yan sa inyo. Diba? Oo, may gusto lang yan kasi gusto nilang mapansin. Kasi minsan yung mga lalaki, hirap silang i-express yung feelings nila eh. Hindi sila emotional, hindi sila expressive. So minsan ang ginagawa nilang nila, aawayin nila, bubulihin nila, papansin nila yung mga mali. Diba? Kasi yun yung way nila para mag-start ng conversation o para mag-start na mapansin sila. Ganun yon. Pero ibang usapan kapag jowa mo na kasi nagmamahalan kayo tapos binubuli ka. Aba, tama na yon, hindi na dapat ganun. Diba? Dapat yung jowa mo, yung partner mo, siya ang dahilan ng inspiration mo. Diba? Hindi ng depression mo. Ganon. Oh, ha? Sabi dito, Ate Ka, pa-motivate naman po. Konti na lang mababawian. Ha? Ano daw? Mababawian ako ng buhay. Nako, huwag mo sabihin yan, te. Nako, importante yung buhay natin. Midterm na po namin bukas. Tapos yung teacher ko, biglang nagpa-activity ng sabay-sabay. Sana masaya ka sa buhay mo, ma'am. Alam niyo ba kung minsan, yung mga nararanasan natin sa loob ng eskwelahan, minsan ano yan eh, training ground natin yan sa totoong buhay. Kapag halimbawa, sa school natin eh, maraming pinapagawa, o kaya naman minsan pinagsusungitan ka, o kaya naman may mga classmate kang intrimitida or plastic, ganyan, o sip-sip, lahatin mo na! Sa totoong buhay kasi, yan talaga yung mangyayari. Pag nasa isang opisina ka na, merong sip-sip dyan, merong intrimitida dyan, merong boss dyan na wala sa lugar, diba? Merong boss dyan na sobrang papagawa sa'yo lahat ng bagay as in yung magkukumahog ka na kuwago na yung mata mo, wala ka ng tulog, ganun. Nangyayari kasi yan sa totoong buhay, so isipin nyo na lang na training ground yan. Kung hindi nyo dinanas yan, aba mabibigla kayo pag pumasok kayo sa real world.
Kasi ito ang katotohanan ng ating buhay, laging pahirapan. Eh, totoo yan, real to ka. Ang buhay, mahirap talaga yan. At kung minsan pa, mas marami yung pahirapan kaysa sa saya. Kaya nasa saya yan kung paano mo gagawin at kung paano mo itatawid. Kung magpapa-apekto ka at paiikutin mo yung buhay mo na stress ka lagi at didibdibin mo, eh, mahirapan ka talaga. So, kung mong dibdibin, isipin mo na lang after mong gawin yung mga bagay na eh, matatapos din naman yan eh. Yun yung lagi mong isaksak mo sa isip mo na ah, matatapos din naman to eh. After nito, makakalabas ako. After nito, may magagawa akong maganda. Ganon. Kumbaga, face lang yan lagi. Okay? Ganern! Ang malala daw online class. Ayun lang. Isipin mo na lang makakagraduate ka din matatapos din yan. Tapos ibang challenges na ulit yung haharapin mo kasi ang challenges sa buhay ng tao ay hindi natatapos. Diba? There's no way out. Ganern! Alam mo na. Kaya kailangan mo siyang tanggapin. Ah, blooming daw ako, taray naman. Baka kasi nag-gym ako kanina, tapos gamit ko pa tong t-shirt na ano ni Papa Jackson. Hindi ko alam kung kailan nyo to ilalabas. Ayan o, baby love, yung baby bungi. Bakit ganon? Siguro 1-year-old na to, nagkakaipin na kasi siya. Diba? Medyo may edad na yung baby. May buhok na din. Tapos isa lang yung buhok sa gitna. Ano yarn? But anyway, sa'yo na nga mga pangga, tawagan nyo na ako. Dali kung gusto nyo akong tawagan. Dali! Kakausapin ko kayo 8721-2429 or 7001-7949. Di bali mamaya sa mga nagpapabate, mga OFW natin na nakikinig din po, ayan, via online sa Facebook Live natin. Mamaya babati tayo sa ating Say My Name. At dahil dyan, tugtugan na muna tayo ng bonggang-bongga. Emote-emote ka muna dyan, te. Para makalimutan mo ang mga problema mo, pansamantala. Ako po ang nag-iisang chicks ng Radyo, walang iba kundi si Kara. Dito lang syempre sa Number 1, 06.7 Energy FM. Pangga, huwag mo sabihin Radyo, sabihin mo.